Yo! Kamusta mga kami sports? Welcome back sa ating YouTube channel. Ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin ang tatlong free agents point guard na maaaring pagpilian ng Los Angeles Lakers upang maging kapalit niya ni Russell Westbrook next season. Ayon nga sa Los Angeles Lakers, nasusubukan pa rin nilang i-trade si Russell Westbrook bago magsimula ang training camp. Kung titingnan nga natin ng current contract ng Los Angeles Lakers para sa next season, ay makikita nga natin dito na si Russell Westbrook ang may pinakamalaking kontrata sa kanilang kupunan na mayroong $47 million deal next season. Kaya naman sobrang mahihirapan nga sila na makahanap ng trade partner na willing i-take ang napakalaking kontrata ni Russell Westbrook. Subalit mga kamisports, hindi lang naman trade ang option dito ng Los Angeles Lakers dahil maaari nga nilang gawin ang katulad ng ginawa ng Houston Rockets kay John Wall last season na kung saan sosweldohan pa rin si Russell Westbrook subalit hindi na nga ito maglalaro para sa kanilang kupunan. O di kaya naman ay maaari nila itong i-waive o i-buyout. Ang mga NBA insiders nga ay nabigay na rin ng suggestion na maaaring maging kapalit ni Russell Westbrook. Ang aking mga babanggitin nga manlalaro dito ay pare-pares pang mga free agents, kaya naman pwedeng-pwede pa rin itong kuhanin ng Los Angeles Lakers ngayong off-season. Ang una nga sa ating listahan dyan ay walang iba kundi si Dennis Schroeder na nag-a-average last season ng 13.5 points, 3.3 rebounds at 4.6 assists per game na mayroong 43.1% from the field at 34.4% naman sa kanyang 3-point line. Well, si Dennis Schroeder at Russell Westbrook nga ay halos magkapares lamang na point guard. Pares nga itong mahina sa depensa at ball dominant na player. Subalit hindi naman natin maitatanggi na mas better at consistent shooter nga si Dennis Schroeder kumpara kay Russell Westbrook. Habang ang pangalawa naman sa ating listahan yan ay si Chris Dunn na nag-average last season ng 7.6 points, 3.5 rebounds at 5.6 assists per game na mayroong 43.1% from the field at 29.9% naman sa kanyang 3-point line. Well, marami nga sa inyo ang hindi nakakilala kay Chris Dunn subalit sa kanyang best season nga sa Chicago Bulls noong 2019-2020 season ay ito nga ay nagtatala ng 13.1 points per game at ito nga din ang third best defensive backs plus minus sa buong NBA. Tinalo nga nito sina Alex Caruso at Matisse Thybulle na parehas consistent pagdating sa kanilang depensa. Si Chris Dunn nga ay nag-a-average ng 2.9 steals sa loob ng 36 minutes per game. So sa madaling salita mga ka-Mayspurs, isa nga itong elite defender na point guard. Isipin nyo na lamang mga ka-Mayspurs kung magsasabay nga sina Chris Dunn at Patrick Beverly sa loob ng court. Panigurado nga kung sobrang titindi ang depensa ng Los Angeles Lakers next season. Samantala, ang panghuli naman sa ating listahan ay ang ex-lottery pick ng Los Angeles Lakers na si Jeremy Lamb na nag-a-average last season ng 7.3 points, 2.8 rebounds at 1.4 assists per game na mayroong 38.3% from the field at 32.4% naman sa kanyang 3-point line. Si Jeremy Lamb nga ay hindi isang point guard at hindi nga rin ito magandang replacement para kay Russell Westbrook. Subalit kung ang Los Angeles Lakers nga ay papauwiin at hindi na paglalaroin si Russell Westbrook sa kanilang kupunan ay okay lamang ang kanilang point guard position dahil nandiyan naman sina Kendrick Nunn at Patrick Beverly. Ang Lakers nga ay naghahanap ng isang wing player at saktong-sakto nga si Jeremy Lamb sa position na ito. Well, nag-struggle man ito last season sa kanyang opensa subalit naniniwala naman akong kayang-kaya niyang ibalik ang kanyang outside shooting next season para sa Los Angeles Lakers. Take note mga ka-Mayspurs, lahat nga ng akin nabanggit na mga free agents ay pare-parehas na mas cheap ang kontrata kumpara kay Russell Westbrook, kaya naman sobrang makakatipid nga ang Los Angeles Lakers dito next season. Kaya naman kung ikaw ang akin tatanungin ka-Mayspurs, sino sa tingin mo ang magandang kuhanin ng Los Angeles Lakers sa tatlong ito? Mag-comment lang. So ayun lamang ating mabilisang balita sa araw na ito, sana'y nag-enjoy ka. Huwag mo na din kalimutan mag-subscribe bilang pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po!